Hi guys! I-share ko sa inyo kung paano ko gawin yung aking mango graham float. And disclaimer lang, hindi ko to sariling recipe. Nakita ko lang din to dito sa YouTube. Yung nagsisearch din ako and ginaya ko. So, successful naman. So, itong ice candy na to, hindi siya yung matigas pagka nilagay mo sa freezer. Parang ice cream yung dating niya. So, ito na ang mga ingredients. Siyempre, yung mango natin. Pwede yung ganyan, yung parang pabulok na siya. Pero hindi naman yung bulok na bulok. Si matamis. And then, yung condensed and evaporada. Mas maganda yung ganito mango. Kasi nagbibigay siya din ng flavor. Mango na flavor talaga. And yung kulay na rin niya. Para legit. Siyempre, evaporada. And yung gagawin ko kasi sa mango, be-blender ko siya. Pero pwede din, kung wala kayong blender, gagamitan nyo lang ng tinidor. Or fork, durug-durugin nyo lang. So, ayan lang, be-blend-blend lang. Ayan. Kasi sa akin, para naging puree siya. So, okay na din yun. May mango flavor din naman siyang lasa. So, parang ganito yung kalabasan sa akin. Ayan, pwede rin naman tinidor. Durug-durugin nyo lang siya. Ayan, tamis nyo yun guys, sasarap. Ganyang consistency. And then, yung cornstarch. So, lahat ng mga ingredients na lagay ko na sa description box. Pati yung sukat niya. So, ito kasi maramihan yung gawa ko dito or kagawa ko dito ng mga 100 pieces. So, kung gusto nyo lang nang matry, ilalagay ko na din yung onti lang na, pang-onti lang na ice candy. So, yun ginawa ko, tinunaw ko muna bago ko isa lang sa apoy. Ayan. So, hindi nyo siya naman pakukuluan na sobrang kulo. Parang paiinitin nyo lang siya. Yung zimmer lang, parang ganun. So, yung parang mapupunta na siya sa transparent na ano, na consistency. Yung parang ganun. Yung hindi masyado malapot. So, yun, nilagay ko na yung condense, yung mango. Then, haluin nyo lang. Continuous, guys, yung paghalo nyo para hindi masunog or para hindi dumikit sa pan nyo yung cornstarch. Tapos, low heat lang. Low to medium heat, ganun. Yan, halu-haluin nyo lang. Mix-mix. Ayan na siya. So, dito parang putla yung kulay niya. Pero, in person, kulay yellow siya. So, ayan, dalawang batch kasi yung ginawa ko. Wala akong malaking pot. So, dalawang beses ako nag-init ng ano. So, ito, binili ko yung ganito. Yung malaking ko, parang container na to. Wala kasi ako ng stainless. So, sinala ko muna yan. Nagpatulong ako kay Dre. Ayan, salain nyo muna guys kasi may natitira siyang buo-buo na cornstarch. Ayan, para hindi malasahan ng mga bata yung buo-buo. So, ayan, sinala ko na. Ayan. Ayun, may matitira yan. Marami mga buo-buo rin natitira kahit continuous yung ano, yung paghalo. Tapos yun, nalagay ko na rin yung yung evap. Ayan, nalagay ko na din sabay. Ayan. Lagay nyo lang. And then, yun, i-mix nyo lang onte, mix-mix nyo lang. Mix. So, optional na lang to guys, yung sugar. Kasi pag tumigas yung ano, pag niref na kasi, pag lumabig na siya, medyo nababawasan yung sweetness niya. So, optional to kung gusto nyo may asukal, dilagyan nyo. Pero, para sa akin kasi, yung ano niya, pagka na-freeze na siya, hindi na siya masyadong matamis. So, ayan. Depende na lang sa inyo kung gano'ng karami. Pwede naman siyang tikman. And, lalagay ko na yung mango puree natin. Then, mix-mix nyo lang. Ayan. Ako guys, sinisimot ko talaga yung nasa mangkok kasi sayang eh. Kamahal ng manga rin kasi. Kaya, ayun.
pati yung sa buto yun, kinaskas ko ng kutsara para walang tapon, walang sayang sa mangga. Susunod na natin dyan yung crushed na grey herbs yung ginamit ko. Sorry, hindi ko na napakita, nilagay ko na lang. Ayan, haluin nyo lang mabuti kasi parang namumuo siya pag nilalagay. Pero pag continuous nyo naman yung pag-alo, matutunaw din. So, ayan, dinagdagan ko pa guys kasi parang kulang pa siya. So, depende rin sa inyo kung gano'ng karaming crushed grey herbs. So, kung wala naman kayo mabiling crushed na grey herbs, pwede nyo na, din naman durugin na lang yung grey herb crackers. Pwede gumamit kayo ng food processor or blender. Pwede siya. Or durugin nyo ng manual. Lagay nyo lang sa Ziploc. Then, durugin nyo ng baso. Sa pamamagitan ng baso. So, ayan na ang ating mixture. Ayan, so, ito yung ginamit kong ice candy wrapper. 1 3/4 by 10. Ayan, sakto lang yan siya. 100 pieces yung laman nun, guys. 8 pesos lang ata. So, ayan. So, papansin nyo, iba na yung aking lagayan kasi hindi na-filmed yung una kong ginawa. So, ayan, yung pag-scoop. Yun lang naman yung pag-scoop. So, ganyan lang ginagawa ko pag-scoop. Gumagamit ako ng embudo. Tapos, ibang condensed kasi yung ginamit ko kaya parang putla siya. Walang available nung mango na ano. Katulad kanina. So, ganito twist ko lang. And then, higpitan nyo guys yung pagtali. Ayan. So, ganyan lang ano ko, hindi ko siya pinupuno. Kasi 5 piso lang yung benta ko. Kada ganyan. So, gugupitin nyo lang yung excess na ano, yung ganyan. Excess na plastic dun sa taas. And ganun lang. Ulitin nyo lang hanggang sa maubos na yung mixture nyo. And then, lalagyan nyo na sa freezer. Tapos, depende sa tagal ng freezer nyo, siguro mga ilang oras lang, matigas na siya, or pwede nang ibenta. And sa akin kasi, overnight. Kasi marami siya. 100 pieces. So, ganyan lang. And, ayan na ang aking ginawa. Hindi pa yan tapos. Marami pa. So, ayan, gugupitin nyo lang. So, pwede din naman, kung gusto nyo, 10 pesos, punuin nyo na yung doon sa plastika. So, mahirap itali. Ayan. So, ganyan na siya. And, ayun yung nagawa ko. Mukhang unti lang, pero 100 pieces na yan. Ayan. So, masarap niyan, guys. Sana matry nyo. And, saktong-sakto, malapit na rin mag-summer. So, mabenta talaga to. Ayun. Sarap niyan, guys. Parang ice cream yung dating niya. Hindi siya yung tulad nung ibang ice candy na sobrang tigas. And, ayan. Gustong-gusto ng mga bata dito. So, ayan.